Bilang mga primate, ang mga macaque ay kabilang sa mga grupo ng hayop na itinuturing na relative nating mga tao. May pagkakapareho kasi ang ating kilos at pag-iisip. Pero may mga pagkakataon ang mga tao at mga unggoy hindi nagkakasundo at nagkakasakitan. Dito sa barangay Anonang sa Samal Island sa Davao, regular na bumibisita ang mga Philippine long-tailed macaque. Tuwing umaga, nakabang na sila sa labas ng bahay ng mga residente para makapag-almusal. Madala silang pumupunta pag umaga, alas 8, alas 9. Marami sila ang pumupunta. Napakain namin sa unggoy ang mga sinog saging at saka niyog. Mga prutas, pinadala ng mga tao dito na nagpunta. Muy! Butalo! Muy! Sa dalas ng pagpunta ng mga unggoy sa lugar, napalapit na sila sa mga residente. Maaring nasanay na yung mga unggoy na may tao sa bahay ngayon. Kasi nga may quarantine. Kaya araw-araw silang bumibisita. Actually, ngayon lang po, this time during the pandemic na may mga sightings na nakikita here in Samal. Siyempre, nag-relax yung walang tourism activity. Narito, tono. Pero paalala ng otoridad, wild pa rin ang mga unggoy. Pwede silang maging agresibo. Dapat ma-regulate siya, no? Yung papagpapain. Baka maging abuse na. Siyempre, alam natin yung nature ng ano, wild sila eh. May mga encounters sa mga monkeys na hindi nagiging maganda. Kung hindi hayop, tao ang sasaktan. July 30, 2020, na nakatanggap ko ng report ano, na may isang unggoy na pakalat-kalat sa Bacoor, Cavite. Papapansin natin sa video no, na may tali siya sa bewang. Isang senyalis na ito na naging alaga siya at siguro nakawala na hindi na nakabalik doon sa may-ari. Kasi napunta sa amin yung unggoy na yon February. Ngayon, pinost ko siya sa FB. Kaso wala namang nag-respond. Hanggang sa nahuli ng mga kapitbahay doon, itinali siya sa puno. Ayun, nakawala kasi siya. Yung palad, lumuwag na yung kadena. Agresibo at matapang daw ang unggoy, kaya takot ang mga residente. Baka bigla kaming sunggaban. At ang unggoy na ito, nakakagat na pala ng tao. Nagalit siya kasi yung mama ko, tinabihan ng kapatid ko. Ayun. Kinagat niya yung kapatid ko sa mukha. Nagulat kami. Parang nagsiselo siya kapag yung babae, may lalaking lumalapit. So, okay naman na yung kapatid ko na pa-injection na namin. Yung kanyang sugat, magaling na. Pagka nakagat kayo ng unggoy, ang unang dapat gawin is hugasan ito. Tapos pumunta sa ospital para magpabakuna ng anti-rabies. Kasi monkeys and other warm-blooded animals can be carrier of rabies. That's why kailangan mag-ingat tayo. Noong August 25, sa wakas ay na-rescue na ang unggoy. Nasa pangangalaga na ito ng DNR 4A Regional Rescue Center sa Laguna. Ayon naman sa Peno, Cavite, nasa apat na unggoy na raw ang inireport sa kanila ngayong may pandemya. Gaya ng unggoy sa Bacoor na napunta sa shelter, ganito rin ang nagiging hantungan ng iba pang gaya nila. 2016, bumisita kami sa isang animal rehabilitation center sa Leyte. And nakilala namin itong unggoy na si Junjun na sinurrender ng may-ari. So, sobrang agresibo ng macaque nito. Hindi nila nalilinis yung kulungan, ano? So we'll have to use a little bit of sedation para ma-examine natin siya
at saka malinis ng mga tao dito. That time, di pa nabibisita si Junjun ng isang veterinaryo. Simula nung dinala siya ng may-ari niya sa rescue center. Tinurukan ko ng pampakalma si Junjun para matignan ang lagay niya. Hala, ayun, nadagdagan na yung anito. Pero hindi ito naging madali. Hindi madaling malito si Junjun. Parang nakafocus siya dun sa mga taong sa paligid niya. Kasi baka mamaya kung anong gawin sa kanya. Naisahan ako! Wala eh. It has to be given by injection to be effective eh. Ugaling na raw ni Junjun na manghablot ng anumang hawak ng tao. Itong ganitong behavior ni Junjun, isang sinyalis ito ng pang-abuso sa kanya ng mga tao. Kaya very alert siya, no? Pagka may nakita siyang may hawak ang tao, eh hinahablot niya kagad dito sa kanila. Pagka yung kamay ang tinatarget niya, biglang kakambyo siya sa muka. So talagang it's meant to... Yung kanyang thinking is makasakit talaga. Marunong siya umiwas sa ano. Naisana naman ako. Sa pangalawang pagkakataon, nakuha na naman ni Junjun ang panturok. Ilang beses na tayo nag-rescue ng mga monkeys dito sa Born. And yung ganitong pagpapakita ng ngipin ng mga monkeys, isang behavior ito na nagpapakita ng aggression. Dahil they need to defend themselves. That's why they show this type of behavior. Wow, this is one of the toughest and meanest abused na monkey na nakita ko. Kaya ganyan siya katapang. And mukhang mahirap na itong mapakawalan talaga sa wild dahil dangerous ang kanyang behavior sa human. Sa ikatlong subok, Ano? Liko. Sana tinamaan ko. Yeah. Pagkatapos ng ilang attempts ng katatlong sirinsya ko, sa round 3, doon ko nakakuha ng isang sundot ng speed shot. And now, feeling ko umeepekto na ito dito kay Junjun. Okay. Kahit na may tama na siya, napaka-powerful pa rin itong macaque na ito. Since na sedate na natin, let us give the vitamins at saka deworming. Ano. Pagod ako doon. Ang dami kong tama. Oh. Kamot saka ng braso, kaliwang braso, sa muka, tinamaan ako. Samantalang nasa loob siya ng kulungan. Ano. Anytime, pwede na magising si Junjun kaya binilisan na ng mga caretakers ang paglinis ng kulungan niya. For animals like Junjun, isang primate na matalino, no? Madali siyang mainip, madali siyang mabore. Nung nakita namin yung kanyang kalagayan, naglagay kami ng mga enrichment toys para hindi maging madali masyado yung pagkuha ng food, and this gives stimulation to their brain. Pero ang mga unggoy, madalas ding nagiging agresibo dahil sa kalupitan ng mga tao. Si Stephen na nasa Irosin Eco Park sa Sorsogon, may bala ng pellet sa loob ng ulo. At ang may trauma na itong monkey na ito, masyadong mailap. Compare sa mga ibang monkeys, siya yung mas maingat. Ayun! Yan. Buntot. Huli mo na yung buntot. Ha? Yung bala na nakapako sa ulo ni Stephen, pwede maging cause ng infection nito pag hindi ko tinanggal. Ayun.
nandito. Nandito, tama nga si Chin. Ayun oh. Can you see that? Dahil sa pagkaubos ng puno sa kanilang tahanan, napipilitan ang mga unggoy na maghanap ng pagkain sa lugar ng mga tao. Kung makakita tayo ng mga monkeys or unggoy dito sa paligid natin, kung pwede, pabayaan lang natin sila. Pero if they are showing signs of aggressiveness, dapat i-report nila ito sa DNR para mahuli. So in the end, the lesson here is wag na wag tayo mag-aalaga ng mga monkeys, ano? Dahil in the end, talagang magiging aggressive sila at wild, and they're not appropriate as pets. Hindi dapat nakagapos o nakakulong ang mga unggoy. Dahil sa malawak na gubat, dapat sila nabubuhay. Thank you mga kapuso for watching this video. If you like this video, subscribe to GMA Public Affairs official YouTube channel. And don't forget to click the button below.